Grandpa and Mommy JC, always excited to serve you. Today, we're going to cook something Italian. Ang lulutuin natin ay osso buco. Alam niyo ba mga mamis na ang osso buco ay nagsimula pa sa Lombardy, Italy? Osso means bone and buco means hole. In English, bone with a hole. That's why we are using beef shank. So, tignan niyo mga mamis, di ba? So, ito yung bone and at the center, you can find the bone marrow. So, ito din yung ginagamit natin sa pagluluto ng bulalo. Dapat mga mamis talaga, dapat itong bone dito, dapat nakausli ito, dapat nakalabas, dapat lutuin siya. Pero kaso lang mahirap makahanap sa mall na ganong klase ng pagkakaka. So, kailangan mo talaga magpunta sa palengke para mag-special order. So, since wala nga available sa mall at umiiwas din ako magpunta sa palengke, so ito na ang pinili ko. Alam niyo ba mga mamis that bone marrow is full of collagen? It is also rich in glucosamine, a compound that helps against osteoarthritis, relieves joint pains, and reduces inflammation in the joints. So ano na mga mami, isanda na ba kayo? Tara na't magluto ng osso buco! At narito na ang ating mga ingredients para sa ating osso buco. First, we have here our minced garlic. And then, next, we have here our diced onions. And next, we have here our diced carrots. And next, we also have here our diced celery. And meron din tayong bay leaves o yung tinatawag na dahon ng laurel. And then, we also have here our diced tomatoes. And now, we also have here our flour for dredging. By the way, dredging means to lightly coat a food with dry ingredients like flour, cornmeal, or cornstarch. And now we also have here our red wine. It's called Fragolino. Actually, this is a gift from my friend Alvin Kamatanakan, who owns the Italian Pizza House. So if you're craving for pizzas, you can search them on Facebook. Just search Italian Pizza. And I heard Alvin will be opening soon another restaurant. Congratulations in advance, Alvin. I am so happy for you. Actually, mga mamis, you can use white wine. Pero red wine ang pinili ko, kasi makakadagdag siya sa color ng lulutuin natin. And now, we also have here our Del Monte tomato sauce na magdadagdag sa ganda at lasa ng ating lulutuin. And next, our beef broth na ihahalo natin mamaya. Okay, and eto, I have here olives. Then, I have here cherry tomatoes. And I also have here minced parsley and my French beans na gagamitin natin mamaya for garnishing, no? Magdadagdag siya ng beauty sa ating pagkain. And now, ang panghuli, our main ingredient, our beef shanks. So, ano na mga mamis, handa na ba kayo? Alat na! So, our first step is to season our beef shanks with salt and pepper. So, ilalagay natin siya dito sa chopping board para mas comfortable ang ating pagkakagawa. So, first, lalagyan natin ang salt. So, make sure na both sides malalagyan ng salt. Para talagang equally distributed ang lasa. Ayan. And, sa kabila, pagkatapos ng salt, maglalagay tayo ng ground pepper. So, of course, both sides din ang lalagyan ng ground pepper. So, since mahilig kami sa maaanghang, of course, dadamihan ko ang pepper. Then, of course, pag maraming pepper, mas mabango siya. So, eto na ang ating beef shanks, mga mamis. Ididredge natin sila. So, eto na mga mamis.
So, ready na. Tapos na yung dredging natin. So, ngayon, it's time na to sear our beef shanks. And now, our beef shanks are ready for searing. By the way, mga mami, searing is a technique used in baking, roasting, grilling, braising, sauteing, etc. in which the surface of the food is cooked at a very high temperature until a brown crust forms. Ngayon, handa na po tayo, mamis, for searing. And we are going to use a little amount of extra virgin olive oil para naman hindi dumikit doon sa paglulukuan natin ang ating beef sham. So, tamang-tamang amount lang. Okay. Konti lang, tamang-tama na hindi dumikit ang ating beef sham. At make sure na high temperature talaga. So, eto na mga mami, sisimulan na natin ang ating pagsisear. Okay. So, tingnan ninyo mga mamis. Konting extra virgin olive oil ang talaga yung ginamit natin. Okay. So, ganito mga mamis ang pagsisear. So, ngayon, babalik na rin natin, no? Ayan, tignan ninyo. Brownish na siya, no? So, ayan. Ayan. Okay. So, ayan. Pwede na to. This time, maglalagay tayo ng
rosemary. Lagay tayo ng rosemary. Madali ha. At mahirap siya ng ano. A little amount of rosemary. Then after the rosemary, dadagdagan natin ng Italian seasoning. And of course, we will mix it. Then, after that, we will put a little amount of premium soy sauce. Lee Kung Kee premium soy sauce. Pampadagdag lang sa alat. Ayan. Then, pwede na nating lagyan ng Del Monte tomato sauce. Pwede siya 1/2 cup lang. No? Okay, pwede na yan. Then, again, we will let it simmer for 1 minute. Then after 1 minute, lalagyan na natin siya ng red wine. So mga mommies, tignan ninyo, di ba? Very colorful, very attractive. So this time, pwede na natin siyang lagyan ng red wine. Mga 1/2 cup or 1/2 to 1 cup of red wine. We'll cover it again. We will let it simmer for another 1 minute. Then, after 1 minute, ilalagay na natin ang ating beef stock. So, pwede na to mga mami. So, this time, ilalagay natin ang ating beef stock. So, yung sa beef stock natin, pwede siya 2 to 3 cups. Again, we will cover it ulit. Then, after 2 minutes, ilalagay natin ang ating seared beef shanks dito sa ating pinaglulutuan. So, eto na mga mommies, ready na siya at ilalagay na natin dito ang ating seared beef shanks. Iisa-isahin natin. Ganyan. Pagkatapos natin ihalo ang ating beef shanks, pakukuluin natin uli, mga 20 minutes. Then, after that, ita-transfer natin dito. Then, ilalagay natin sa oven. Habang pinapakulo natin siya, mag-usap-usap muna tayo sandali, no? Actually, mga mommies, this is my second time to cook ossobuco. The first time was in a cooking class. Pero that time, hindi ako nakapag-concentrate kasi masyado akong starstruck sa chef namin, sa chef teacher namin because she was so beautiful. She was so mabait, she was so accommodating. And this time, talagang solo na lang ako. So talagang, I'm really trying my best to come up with the best ossobuco. Yung ako na lang, na wala ng supervision ng chef namin. And I hope na sana magustuhan ito ng asawa at mga anak ko. Excited na rin ako kung ano yung kahihinat na ng niluluto kong ossobuco. Mga mommies, eto na siya, ready na. Inilipat ko na sa ibang lalagyan dahil ilalagay natin siya sa oven for 1 hour at 350 degrees Fahrenheit. Then after that, of course, ready na po tayo para mag-lunch. So eto na mga mommies, ilalagay na natin siya sa ating oven. So this is preheated. So ready-ready na ito, ilalagay natin. Then after 1 hour, pwede na tayong mag-lunch mga mommies. Excited ng aking mga anak at asawa. Talagang mainit na mainit pa, fresh from the oven. At ngayon, maglalagay tayo ng ossobuco sa ating serving plate. And now, mga mommies, naglagay na ako sa ating serving plate. At ngayon, we will garnish our ossobuco. Maglalagay tayo, gudugura natin na parsley, ng minced parsley. Do not worry, mga mommies, kasi nagigas ako na. So, eto na ating final output, mga mommies. Nandito na ang ating ossobuco.
di ba, hindi nyo na kailangan pumunta sa fine dining restaurants kung gusto nyo mag-dinner date. O, pwede na sa bahay lang. So, hindi na natin kailangan bumasos pa ng malaki dahil pwede naman natin gawin sa bahay. O, di ba mga mamis bongga? Hesitate to leave your comments. And if you're new to my YouTube channel, please click like, share, and subscribe, and click the notification bell for you to get weekly updates. Thank you so much for watching, mga mamis. Laging tandaan to always express your love through food. At dito na po ako laging, mga mamis, always excited to serve you. Thank you so much for watching.